Boxing po tayo ngayong hapon sa Kababayan LA dahil alam naman natin malapit na ang laban ng pambansang kamao Manny Pacquiao November 12 sa Las Vegas. Kakaharapin niya si Juan Manuel Marquez. Pero bago yan, tatlo po sa ating mga mandirigmang mga Pinoy ang makikipaglaban sa San Manuel Bingo and Casino. It's a night that's dubbed the Pinoy Invasion at San Manuel, and it is presented by Top Rank and Manny Pacquiao Productions. One of those fighting is Rodel Mayol, and he's here joining us live on Kababayan LA. You get a talk to him. And not only that, lahat po ng tatawa ngayong hapon sa show mananalo ng 2 tickets to the fight plus free complimentary buffet and $20 slot place. Marami pong mapapanulunan from San Manuel. So tawag na po and you get to ask him any questions you want to ask him. Rodel, kamusta ka na? Ay, mabuti po. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa Kababayan LA. 1 week before the fight, kamusta ba ang ensayo ng isang fighter 1 week before the fight? 1 week before the fight ngayon, talagang ready na kami sa, actually ready na talaga sa fight namin. Tsaka yung timbang na lang ang pinagpawisan namin para makuha. Ayan, so diet ka ngayon? Medyo. Kasi 130, no? Flyweight. Ngayon, itong fight na to is wala namang bearing, wala namang titulo? This is elimination round. Pag nanalo ako nito, pwedeng lalaban ako sa championship fight. Either early next year. Ayan, Rodel, good luck sa'yo. But let's talk a little bit about your career. Medyo masalimuot yung nangyari sa'yo, no? Galing sa province, you got recruited to fight. Tapos, ang humawak sa'yo, Japanese promoters, hindi magandang nangyari. May sumalo sa'yo, pero hindi rin magandang nangyari. Until binili yung kontrata mo ng isang Manny Pacquiao. Gaano nakatulong yun ngayon sa'yo bilang isang fighter? How does that motivate you? Sa ngayon, talagang masaya ako na napunta ko sa kampo ni Boss Manny Pacquiao kasi talagang tumutulong siya, hindi lang sa financially kundi sa lahat ng ano ng mga boksingero kahit ng pangangailangan. And I know that you trained with him at Kuyisan in Baguio, no, sa Pilipinas. Okay. How is it like training with Manny? Maganda, marami akong natutunan sa kanya, like yung power ko tsaka yung stamina talaga, kung bakit hanggang 12 rounds matibay pa rin si Manny Pacquiao. Kaya ano ko, natutunan ko sa kanya 'yon. Anong kinukuwento niya sa iyo at anong payo niya sa iyo tungkol doon sa umpisa kasi ng mga ng fights mo, masyadong naging sensational because of the headbutts kay Calderon, kay Sosa. Meron ba siyang binanggit sa iyo tungkol doon? As sa kanya wala naman kasi normal lang naman na ma-headbutt yung boxer. Pero yung advice niya sa akin talagang suntok ka lang ng marami kasi sa training pag magsuntok ka ng iba-ibang combination sa kahit pag sumuntok ka raw ng 6 or 5 sa totoong fight, 3 or 2 lang ang lalabas niyan, tatama, masuntok mo. Okay. Which is totoo naman. Oh. And of course, we all know si Manny, ang isa sa mga talagang supporters niya, bilib na bilib sa kanya, si Freddie Roach. Okay, Hall of Fame boxing trainer yan. Pero in an interview just recently, there's an article that came out na wala raw masyadong bilib si Freddie Roach sa mga bagong Filipino fighters. He thinks that Manny Pacquiao is really the only one. And he also said na he was asked kung ano opinion niya sa'yo. At sinabi, kulang ka daw sa power, tsaka mahina daw ang chin or ang baba ba yun? Yung panga mo. Anong masasabi mo? Narinig mo na ba yun? Hindi pa naman, pero nagpapasalamat ako kasi yun ang weakness ko. So, naano namin yun. Yun ngayon ang tinitrain namin. So you know that. Yun talaga ang weakness mo sa tingin mo. How do you train that? Siyempre, kung kulang ka sa power, how do you train for more power? Nakukuha kasi yan sa gym. Doon mo makakuha sa gym. Kung paano naman ang panga? Yung panga naman is more on jogging yan. Pag malakas kang tumakbo, titiba yung panga mo, doon yan ang sikreto. Aba, hindi ko alam yan. Pag malakas tumakbo, titiba yan. Tsaka tatakbo ka ng mga kahit 5 miles yung long distance run tapos mabilis. Kasi kaya, endurance talaga. Alright. Yeah. And once again, we remind everyone, lahat po ng tatawag ngayong hapon mananalo ng tickets para panoorin si Rodel Mayol, Richie Mepranum at Abe Concepcion sa October 27th sa San Manuel Bingo and Casino. Ruby is our first caller of the day. Magandang hapon sa'yo, Ruby. Are you there? Hi, magandang hapon din po. Yes, go ahead. Question or comment for Rodel.
Ang gusto kong itanong ay what example can he get from Manuel, from Pacquiao? Okay, ano raw mga examples, anong mga natututunan mo kay Pacquiao? Ang natutunan ko talaga kay Boss Manny na talagang pagdating sa ensayo, pagdating sa training sa boxing, talagang tutok na tutok siya, walang istorbo. Saka yung tinuturuan niya ako na paano susumusuntok ng marami. Mm-hmm. Oh, ayan. Yun. Okay. Pagdating sa pagbabalik po ng Kababayan LA, pag-usapan naman natin si Luis Maldonado, ang makakalaban mo. But also, Ruby, congratulations to you. You won 2 tickets to the fight plus complimentary buffet plus $20 slot place. Lahat po ng tatawag ngayong hapon, mananalo din ang pare-parehong premyo na ganyan. So call us today on the show. We will be back to take on more of your phone calls or to take more of your phone calls. Don't go away.